Ang ginagawa mo? Si Pagmua. Siyempre. Bakit nagugas ka? Sakit ulo ko eh. Ha? Masakit ang ulo mo. Mamaya, sige. Hey, what's up mga kaibigan? Pag-usapan natin ang usapang pinggan. Ayan. Pero ang itim mo, ulit ba ako? Ganyan talaga, yung asawa ko, tingnan nyo. Ha? Sipag. Ha? Pag-usapan natin ang usapang pinggan. May tatanong lang ako sa'yo. Kailan mo natutunong magugas ng pinggan? Ngayon lang. Anong ngayon? Niloloko mo ako eh. Ngayon lang nga. Bakit ngayon lang? Niloloko mo ako eh. Ganon. Sabi ko lahat ng gusto ko ay susundin mo. Oo. Pero sa totoo lang, di ba? Na pag naghuhugas ka ng pinggan, meron kang naiisip. Oh. Yung parang, ang tawag dito. Ano ba yun? Yung nare-relax yung utak mo. Yes. Di ba? Pero meron ding isang araw na madaldal ka kapag naghuhugas ng pinggan, di ba? Oh. Maingay ka, 'di ba? Pag halimbawa, pag nakita mong nanggigitata yung ano na 'yan, nagagalit ka. Siyempre, ano 'yun? Dinidiinitay ako ng plato. Oh. Dinidiinitan mo na ako yung kumain tapos ako naghugas. Oh, tapos, eh siyempre, kung gusto mong hugasan, di hugasan mo. Pag ayaw mong hugasan, wag mong hugasan. Ayaw mong hugasan. Pero ako kapag ako ganyan, okay lang sa akin kahit napakaraming pinggan. Ikaw yun, magkaiba tayo, ikaw yun. Lang, nag-i-enjoy nga ako eh kapag nagugas ng pinggan. Ah, nag-i-enjoy ka? Ikaw lang kaya dito. Oh, sige, akong bahala. Ano na, palit tayo. Oo. Oh, joke lang. Alam mo ah. Pero nakaka-enjoy rin kaya maghugas ng pinggan kasi marami kang naiisip at saka parang marirelax ka. Naiisip mo yung mga nagawa mo ngayong araw, di ba? Yung mga mali mong nagawa, yung mga tama mong nagawa, naiisip mo. Lalo kung mag-isa ka lang naghugas ng pinggan, di ba? Yes. Hmm. Nakausap ka ba? Oo, oh, ikaw. Niluloko ako ng asawa kong to. Ano? Asawa pa kita? Oo, oh, boyfriend. Kailan diba? Pa? Boyfriend mo ko eh. Ex-boyfriend. Ex-boyfriend. Ayan. Naninibago ako sa hapanghawak ko dito. Yo. Ang bigat nga lang, no? Diba? Ay, ang dumi ng lente ko, ah. So, ayan mga kaibigan. Napag-usapan natin ang usapang hugas pinggan. Dati, kaming magkakapatid noon. Teka lang, ayusin ko nga. Kaming magkakapatid noon, pag naghugas ng pinggan, may kasamang away. Kung sino ang maghuhugas ng pinggan ng gabi, umaga at araw ay umaga at tanghali. Ngayon, napag-usapan namin magkakapatid nung kami mga bata pa kami. Pinag-usapan namin na ako gabi. Yung kapatid kong babae, kun naman tanghali. Yung kapatid kong lalaki, babae, kun naman umaga. So ayun, nung bata kami. Yun, kahit nasa edad grade 2, grade 3, marunong na kami maghugas ng pinggan. Ikaw ba? Ikaw ba? Hmm. Anong grade ka natutong maghugas ng pinggan? Since birth. Since birth daw. Ano, grade 3, grade 4, grade 5, grade 1, di pa pwede, di pa ba? Grade 1. Oh, grade 1. Kumpita mo, ang bata. Eh, yung mga millennials ngayon, yung mga... Wala ka lang. Ngayon, ewan ko ba kung marunong sila maghugas ng pinggan. No, karamihan sa mga millennial, hindi na marunong magluto, maglinis ng bahay, wala na. Oo, oo. Tsaka, hindi na rin sila masyado sa malapit sa mga magulang kuminsan.
Hindi naman lahat, pero karamihan. Kasi parang dahil sa social media, sa mga digital ngayon, kagaya ng mga games, ng mga Facebook, yan. Ano pa nga ba? Kaya hindi sila masyadong natututo sa mga gawaing bahay. So ayun, yun lang muna ang ating mapag-uusapan. Susunod, pag-uusapan natin yung usapang luto ng kanin. Diyan, madalas din kaming mag-away ng mga kapatid ko noon. Ikaw ba? Ikaw? Ako. Oh, kaya anong masasabi mo yung sa pagluluto naman ng kanin? Very good ako dyan. Ha? Very good ako sa kanin. Bakit? Kain ko sa'yo, puro kanin. Ganon. Ah, ganon? Ang galing-galing mong kumain ng masasarap, samantalang pagkain ng magandang... hindi mo kaya, no? Pero kaya mo naman magluto, ha? Napansin ko nga na marunong ko na magluto, eh. Kasi reklamo ka? Hindi. Mahal mo ko? Oh, ito, wow. Mahal mo ko? Hindi ka nagre-reklamo. Hindi ako nagre-reklamo. Sinasabi ko lang. Diba? So, ayun, mga kaibigan. Dito muna matatapos ang ating vlog. So, abangan niyo po ang susunod ko pong vlog, mga kaibigan. Thank you!